Happy New Year po, mga kaloti! Welcome sa taong 2021! Ngayon po ay happy 1K subscribers po tayo. Marami pong salamat sa inyo. At nais ko pong magpasalamat, i-shout out si ako, si Inday Jonah ng HK. Maraming salamat po, pinsan! Happy New Year at ingat-ingat po dyan sa HK. Welcome back po sa aking YouTube channel, Ang Boy Kambing. Mga kagoti, Happy New Year po. Ngayon po naman ay atin pong pag-usapan ang saging bilang isang alternatibong pagkain ng ating mga alagang kambing. Ayon po sa aking pananaliksik, ang saging ay likas na tumutubo sa lugar na may katamtamang klima na hindi masyadong mainit at hindi po masyadong malamig. Ngayon, meron po tayong 12 na klase ng saging dito sa Pilipinas. Ito pong nakikita po ninyo ay ang tinatawag po nilang bungulan. Sa amin po ay tinatawag po nilang tumok. Siguro po, meron po silang ibang tawag po dyan. So, ang pagkain po ng saging ay marami po tayong makukuhang bitamina dito. Katulad po ng potassium, fiber, vitamina C. Yan. So, marami pong benepisyo ang saging. Hindi lamang po sa tao, kundi sa hayop. Ngayon ay atin pong bisitahin. Gusto pong ipakita sa inyo ang aming munting kambingan sa probinsya. Probinsya po ng Nueva Vizcaya. Yan. So, ito pong nakikita nyo, mga kambing, ay mga native. Native po sila. Yan, yan. Native po lahat ito. At maya-maya ay pakainin po natin sila ng saging. So, ito po. Yan. Ito. Yung nakikita po ninyo sa puno na ito, ang puno ng saging na ito ay ang saging na saba. Yan. So, kailangan din po nating linis yan. Yan. May distansya po siya. May, ang pagtatanim po ng saging ay may distansya po yan. May espasyo na sinasabi. Kailangan din po na malinis. Malinis ang mga puno. Yan. Nalilinis din po ang mga puno. Maya-maya po ay atin pong kukunin ang bunga. At ang pinagkuhanan po natin ng bunga ay atin po, yun po ang ating ipapakain sa ating mga alagang kambing. So, ito. Yan. Akala nyo po maliit. Pero malaki. Lalo-lalo pat ito ay puno po ng saba. Ayan. O ngayon, ayun ang buong-bunga. Ayan, nakikita po ninyo. Ayan. Atin po ang kukuhanin niya. Ang pagkukuhan po itong katawan niya ay atin po, yun po ang ating papakain sa kambing. So, ito na po. Ang bunga ng saging na saba. Ayan. O, ang bunga po ng ito ay kinakain din po ng ating mga alagang kambing. Lalong-lalo po yung hilaw. At ang hinog ay yung balat. Yan. Pati po ang puso. Marami pong pakinabang ang saging. Dito po sa puso ay ginugulay natin. At ang nakukuha naman po dito ay nagtataglay po ito ng antioxidant, vitamina A at saka vitamina C. So, una po, ang unang ibinigay ko po dito sa mga kambing ay ang dahon po ng saging. Ayan. Ihanda rin po natin ang katawan po ng puno ng saging. So, yun. Meron po tayong nakuha na bunga po ng saging na natumba para po mapakinabangan, ibibigay po natin sa kanila. Ayan. Nakita nyo, may kinakain din po nila.
Yan. At ngayon po, balik po tayo dito sa aking mini goat farm. Yan. So, nandito po tayo sa aking mini goat farm sa Batangas. Yan. So, ito naman po ay puno din po ito ng saging na saba na akin pong kinuha dahil ito ay naipit o hindi na po mapapagnabangan dahil kailangan pong alisin. So, kita po naman po ninyo, ito may dahon, saka yung yan, itong katawan. So, ibibigay po natin isa kanila, lilinisin po natin. Kailangan po muna tingnan natin mabuti na malinis bago po natin sila bago po natin ibigay sa kanila. Okay. So, habang po tayo ay nag-aantay ay maraming salamat po ulit sa mga kaguti. So, ito na po. Abale, putol-putol na po siya. Atin pong ibibigay, yan, kita po ito. Kita naman po ninyo, ito, yan. So, atin pong ibibigay sa kanila. Ngayon, ayan. Kumakain na po, inumpisahan na po ng dalawa. Nakikita namin po ninyo, nasa kulungan pa po kasi yung iba. Oh. So, marami pong klase ng, marami pong paraan kung paano po, paano po ang gagawin pampakain, nagagawing pampakain sa mga kambing. Oh, ngayon. Ito naman po yung nasa kulungan, 'yan. Yung dalawang sa nakikita ninyo, 'yan, mag-ina po 'yan. Lumaki na. Okay. So, ganyan po ang aking paraan na ginagawa. At dito naman po sa kabila, 'yan. Ang ginagawa ko po minsan para mas lalo po silang bumait ang ating mga alaga na kambing. Isa-isa ko po rin silang binibigyan. Yan. O to. Saging po yan. Putol na po yan. So, ngayon ay shout out po pala kay Prado ng Idihan. Yan. Kagoti, thank you. Ingat kayo dyan. Happy New Year. At ganon din po kay Dooms ng Look. Thank you, Kagoti. Happy New Year. At dito po kay shout out din po kay Coco Barnes ng Paliko. Thank you, Kagoti. Happy New Year sa inyo. O ngayon, nakikita po ninyo na ang aking paraan ng ginagawa pagpapakain ng pagpapakain sa ating sa aking alagang mga kambing ng saging ay isa-isa ko po silang binibigyan. Yan. O gaya po ng nakikita po ninyo. Okay. So ganyan po ang aking paraan na ginagawa. At shout out din po pala kay teacher Sherlyn. Pinsan, thank you. Happy New Year sa inyo. Oh, mga kagoti, akin pong ipapaalala sa inyo na anuman pong naputol nating puno ng saging, bago po natin ibigay sa ating mga alagang kambing ay tingnan po muna nating mabuti. Katulad po nitong aking hawak-hawak, yung sakwa lalong-lalo na ng saging. Yan. Tingnan po nating mabuti kung ito ay malinis. Dahil po ito ay kinakapitan po ng mga parasite. Yan. Ito po kasi ang isa sa nagiging dahilan, yan, ng pagtatae ng ating mga alagang kambing. Yan. So, dapat po yung sasakwa, yan, ito, katulad po nito ng ganito, yan. Tinignan po muna natin mabuti kung ito ay malinis bago po natin ibigay sa ating mga alaga nating kambing. At mga kagoti, ang saging ay nakakatulong din po ito
sa lalong-lalo na sa ating mga alaga na nagtatae. Yan. Pinapaka-imposin natin sila ng saging. So, ito na po. Yan. Napakain ko po sa kanila. Ganito po ang aking paraan. Ito po sa aking, ito lang po ang aking paraan na ginagawa. Yan. Basta pinutol ko, putol-putol na po siya, binibigay ko po sa kanila. O, puntahan ko po ang aking mga alaga isa-isa. Yan. At, yan, katulad po ng iyong nakikita ito. Yung aking mga alaga, para po sa akin, para po sila ay mas lalong maamo, ay binibigyan ko po sila isa-isa. Yan. Para po sila ay pwede po natin silang mahawakan. Yan. Katulad po nito. Yan. Ganun po ang aking paraan na ginagawa. Yan. Shoutout din po pala dito sa kay Renaline Barcelon. Thank you. Happy New Year. At atin po rin pong suportahan. Pakisuportahan po natin dito mga kagoti. Itong Construct TV. At suportahan din po natin ito mga kagoti. Yan. At shout out din dito sa kay The Adventurer. Yan. Thank you po kagoti. Happy New Year. At dito po kay Banjo Buhay. Atin pong suportahan. Pares, thank you. Happy New Year. Ang taniman ng dragon fruit sa aming bakuran. Atin din pong suportahan. Thank you. Happy New Year po sa inyo dyan. At syempre, huwag na natin kalimutan na painumin din po ang ating mga alagang mga kambing. Ang ginagawa ko po dito ay dito ko po inihahalo ang molasses. Yan. Yan, nakikita naman po ninyo, gagawan sila sa inumin. Yan. Sa lahat po ng sumuporta sa aking YouTube channel, maraming salamat po sa inyo at sana ay tuloy-tuloy pa rin po ang inyong suporta sa aking YouTube channel. Happy New Year po sa inyo, mga kagoti. So, sa nakikita ni po ninyo, kaya medyo parang kulay red o black. Yan, parang nangangitim po yung tubig. Dahil po yan sa molasses, mga kagoti. Inihalo, dyan ko po inihalo sa inumin nila ang molasses. Yan, ito. Oh, so, mga kagoti,
tandaan po natin na ang punong saging ay hindi lamang po ang bunga ang napapakinabangan natin dito, kundi pati po ang buong puno. Ang puno, dahon at pati po ang bunga ng punong saging ay kinakain ng ating mga alagang hayop tulad po ng ating mga alagang kambing. And so, ang pagpapakain naman po ng saging sa ating mga alagang kambing ay nasa kanya-kanya pong paraan ito. Nasa kanya-kanya pong diskarte kung paano po nila ito gagawin. Kasi meron po yung iba, hinahaluan po nila ng molasses at saka feeds. Ganun po ang ginagawa. So, mga kagoti, marami pong salamat. Thank you very much. Huwag po kalimutan na pakisubscribe ang aking YouTube channel, ang Boy Kambing. Ayan po, marami pong salamat.